Welcome back nga pala mga pare koy. So nandito ulit tayo at may mga bagong video na naman tayo na ipapamahagi sa inyo. Bagong lahat, shoutout muna kay Yamato Musashi, Alex Prado, Ruben Amarga, Ryan Nalik, Sniper Lem, Day Musni Kunanan. Of course guys, may mapag-uusapan tayo ngayong araw na to. Alam naman natin na ang San Miguel ay isa sa mga bigatin na team sa PBA. At alam din natin na si Coach Leo Austria ay isa sa pinakamagaling na coach ngayon sa PBA. At napagbigay na siya ng ilang kampeonato sa San Miguel Beerman. Alam na natin yan mga pare koy. Pero bago ang lahat, pag-usapan naman natin si Terrence Romeo. At alam nyo ba na si Terrence Romeo ay ipinanganak noong March 16, 1992 at syempre may taas siyang 5'11". At alam nyo ba nung panahon na nasa Global Port siya ay nag-a-average lang siya ng 21.36 per game. Mga pare koy, mabigat yan ha. Sa isang rookies, hindi basta-basta yan. Kaya nga kinuha ng Global Port yan na sana nasa Hinebra siya kasi nga ipinagpalit siya dun sa isang Phil-Am. Anyway guys, nagkamali naman ng Hinebra doon. Anyway, sa ngayon, so nalipat na nga siya sa Global Port and then na-trade naman siya sa TNT Katropa. So guys, hindi rin siya nagtagal sa TNT. Siguro hindi lang talaga siya fit sa laro ng mga katropa natin. Okay guys, so ngayon, naalala ko pa nga si Terrence Romeo nung nasa Global Port pa nga siya ay para bang nakipagtalo pa nga siya sa coach nila na kay Pido Harencio. Kaya simula nun medyo nabago yung karir niya kasi nga tinawag na nga siyang bad boy, di ba, ng Global Port. Marami siyang pinagdaanan na alam nyo napaaway siya kahit sa mga import, sa mga local players. Guys, iba talaga si Terrence Romeo. Talagang pang-Hinebra talaga yung laro niya. Okay, so pag-usapan naman natin nung nalipat naman siya sa TNT. Guys, hindi nga siya fit sa TNT. Biruin nyo, kasabay niya sila Kelly Williams, Troy Rosario, Ryan Reyes. Biruin nyo, guard na yan, ang height niyan 6'2". And Bobby Ray Parks, sino pa ba? Si Jason Castro na 6-footer. Kung makipagsabayan pa siya doon, paano niya mailalabas yung laro niya as a point guard? Diba? Medyo mahirapan na nga siya, kaya nga tinawag na hindi na siya fit talaga sa TNT. Yun, so tinrade nga siya sa SMB, sa San Miguel Beerman. Yan. Simula nung pumasok siya sa San Miguel Beerman, doon na siya natuto. Kumbaga nakontrol niya na yung sarili niya at nabago niya na rin yung attitude niya as a bad boy. Simula nung nabago niya, ayun na, lumabas ang kanyang laro. Alam niyo ba yon mga pare koy? So, nakakuha na siya ng kampiyonato sa San Miguel Beer. So, ayan ang naibibigay ng isang Terrence Romeo. Pag-usapan naman natin ngayon si Coach Tim Cone. Alam naman natin na si Coach Tim Cone ay napagbigay ng maraming kampiyonato sa Alaska at sa Barangay Hinebra. At saan pa ba? Sa Magnolia Hotshot. Alam naman natin kung gaano kagaling to na mapagpa-champion ng isang team. So, isa na to sa pinakamagaling na coach na nakita ko. Although, nalagpasan niya na yung ibang mga coach natin. Alam ko, number one na yata siya as a coach. Anyway guys, naalala nyo ba si Stanley Pringle? Alam niyo naman guys, si Stanley Pringle ay kinatatakutan dati sa Global Port at kasabay niya pa si Terrence Romeo. Alam naman natin yan mga pare koy. Guys, si Stanley Pringle kasi noong 2007 at 2008 season, naglaro siya ng 31 games, bali starting 12 of them. He averaged 6.9 points and 2.3 assists per game. Shot a team best 40.9% from 3-point range. And had 7 double-digit scoring games. Guys, ang nationality niya ay Philippines. Ang position niya ay point guard. At nagtataas siya ng mga 6-footer to 6'1 to 6'2. Diba? Kung etong kukunin, parang nakuha na rin sila ng import sa Amerika. Guys, iba kasi maglaro tong si Stanley Pringle. Pero nagtagal nga siya sa Global Port. Iniwan siya ni Terrence Romeo.
noong nakakuha nga ng kampiyonato si Terence Romeo, siguro na pag-isip-isip na rin ni Stanley Pringle na lumipat na rin sa ibang team. Yun nga lang, malaki ang kapalit nito kasi parang import na rin maglaro to si Stanley Pringle. Anyway, napalipat nga siya sa Barangay Ginebra San Miguel. Sa kasamaang palad, hindi nga siya nag-champion sa unang season niya. Pero sa pangalawang season, napag-champion niya na ang Barangay Ginebra at susunod pa yan sa All Filipino Cup. So nakakuha na rin siya ng kampeonato sa Barangay Ginebra sa under ni Coach Tim Cone. Guys, sino ba ang hindi matatakot dito kay Stanley Pringle? Iba ang nilalaro nito, mala import. Biruin nyo, nasa 40.9 average ang ginagawa niya sa loob ng 5 games. Hindi basta-basta yun, mga pare koy. So siguro sa season na to, ngayong All Filipino Cup, siguro may pag-asa ulit ang Barangay Ginebra. Yun nga lang, nawalan nga lang sila ng isang 7-footer na sentro. Nawala kasi si The Greg Zilla, diba? So medyo may hirapan sila, guys. Kayo guys, ano ba ang masasabi nyo kay Terence Romeo na napalipat sa San Miguel Beer at si Stanley Pringle na napalipat naman sa Barangay Ginebra? Napag-uusapan lang naman natin to, mga pare koy, kasi nabago na rin ang buhay nila. Anyway guys, pag-usapan naman natin si Kelly Williams. Sa pinakita ko sa inyo nakaraan na video ko, pinakita ko sa inyo na si Kelly Williams ay nag-retired na. Pero guys, marami naglalabasan na balita na si Kelly Williams ay hindi pa nagre-retired. Sabi nga ng iba ay nag-awol daw siya hanggang sa September 31 pa daw ang kanyang katapusan. So ibig sabihin, nag-awol siya, nag-stop na lang siya sa paglalaro. Hindi ko alam kung bakit ganun, mga pare koy. Kasi marami naglalabasan before na si Kelly Williams daw ay nag-retired na ngayong year na to. Ba, ano ba talagang totoo, mga pare koy? Kasi maski naman ako, naguguluhan ako. Sa nakita ko sa video ng mga kaibigan ko, sabi, nag-retired na daw. Pero recently lang, sinabi nga na nag-awol lang siya. Nag-awol lang, ibig sabihin, hindi na siya naglaro. So, sayang naman, mga pare koy, diba? Kasi marami pa siyang may papakitang laro ngayong season na to, ngayong All Filipino Cup, mga pare koy. So, guys, ano sa palagay ninyo? Nag-retired na ba siya o nag-awol lang siya? O may balak ba siya na lumipat sa ibang team? Katulad sa SMB? Katulad sa Barangay Ginebra? Kayo, mga pare koy, anong masasabi nyo kay Kelly Williams? Nag-awol ba siya o nag-retired na siya? O hindi lang nagkaintindihan ang mga kasama niya o mga coaches niya? So, kayo na lang mag-decide. So, sana mag-comment kayo, mag-like, mag-share at mag-subscribe. So hanggang dito na lang, mga pare koy. See you for my next video. See you for my next vlog. God bless.